Hello, welcome back to my channel. Sana po mas kayo ng barbershop business. Hindi ako ha, ikaw na nanonood. Nagtropa ang bitsong ito para sa mga hindi barbero niya. Tapos gustong magtayo ng barbero, magtayo ng barbershop. At sa mga nagsimula na rin magbarber na gustong matuto, para na rin na may kaalaman siya kung paano magtayo ng barbershop. At sa mga barbero na rin na gustong magtayo ng barbershop, kaya ang bitsong ito, saan ako magtayo ng barbershop. Tropa, para malaman mo ang lahat, tapusin mo ang bitsong ito. Let's go! Una, malapit ng iyong pinagtatrabahoan. Alam mo ba kung bakit? Pitong video ako na isasuggest sa iyo para sa inyong kaalaman. Para sa gustong magbarbero o nagsimula pa lang, ito ang video na isasuggest ko. Una, ano ang kailangang mga gamit ng gupit? Kung hindi ka pa barbero, gusto kang magbarbero, buti na rin malalaman mo kung anong klase mga gamit. Hindi man lahat gamit na ipakita ko sa video yon, kahit papano, may idea ka. Tapos i-comments mo lang doon kung ano ang mga kulang. Alawa, ang buhay mahirap at tagumpay na barbero. Video mo yun, nalarawan sa aking buhay noon kung paano ako naghihirap na hindi ako barbero hanggang sa simula ako magbarber, hanggang natuto ako, hanggang naging successful ako bilang barbero. Naging barbero ako sa huling nga araw. At ang mga na-achieve kong mga bagay, may 7 key to success doon. Ano ka maging successful na barbero at successful na buhay. Hindi lang isang barbero. Okay. Ano ang unang mga dapat gawin bago kumpitan ang customer? Sa video yun, naglalarawan na may mga gawain ka, may mga gagawin ka muna bago mo kumpitan, hanggang sa nagkukupit ka, hanggang sa matapos. Para na rin sa inyo nga mga nagsimula pa lang, hindi pa masyadong marunong, wala pang alam, at gusto sumali sa barbershop business. Ika-apat na video, paano magsimula manggupit? Sa video yun ang laman aming bagay at marami kang dapat matutunan kapag nagsimula ka pa lang. Dahil malaking tulong nun sa inyo kapag mapapanood mo yun, paano ka magsimula manggupit. Naman doon ay, ano ang mayroon sa magbabarber? Kaya mo kaya? At saka, bakit ka magbarbero? Kailan ka maging professional barber? Siyempre, kailangan mo yung maging punong sa pagbabarber para na rin magamit mo kapag nagsarili ka na. Panoorin mo na lang. Kalimang video, kailan ako magtayo ng sariling barbershop? Ang pinaka-importante, dahil nandun sa video ngayon, bakit ka nasa malapit ka lang magtayo ng barbershop kapag gusto mo nang magtayo? Yeah. Malaking tulong sa iyo. Dahil ang pagkatayo ng barbershop ay kailangan pa rin pag-isipan kung saan at paano. Ika-anim, magkano ang kumulan ng barbershop business? Sa video ngayon, malalaman mo kailan ka pwedeng magtayo na at kano ang pwedeng maging kapital mo pag magtayo ka na. Kasi sangkap yun. Sangkap na yun kapag nagtatayo ka na ng barbershop, kung saan ka magtatayo. Gagamit mo ang video ngayon kapag napanood mo kung magkano ang iyong magiging kuhunan na mas mamura. Kapito, mga tutorial. Panood ko ng mga tutorial o sa gupit. I-re-research mo lang kung anong gusto mo tingnan na video. Hindi lang sa aking video ha. Hindi sa ibang mga vlogger. Kita mo kung ano ang mga video na gusto. Kailangan mo pa rin maging matuto. Kailangan mo na para maraming mga araw. Kailangan mo mang mag-sakripisyo para ka matuto. Kaya kapag hindi ka pa barbero ngayon, dagdag ka pa ng maraming taon, maraming panahon para ka mahasa. Kasi kapag nagsarili ka tapos ikaw lang ang mag-gupit, hindi ka pa asa, magiging walang customer ka dyan. Pero kung nagtayo ka ng barbershop tapos gusto mo lang may barbero ka, ibang usapan na yon. So yun lang. Number 2, sa bahay nyo. Sa number 2, may apat na video akong isasuggest para na rin makatulong kayo kung bakit ka sa bahay nyo lang nagtayo. Laki ang bahay nyo, mas marami-raming tao. Sa inyong lugar, pwede na rin. May space sa inyong bahay o sa mga kapitbahay, basta ma-equisto ka lang na pwede mapagupahan. Bakit? Diyan lang sa bahay nyo. Kasi medyo bumaba na yung gastos mo pag uupa ng pwesto, panahon sa pag-aalis at pag-uwi. Kasi nasa bahay ka lang eh. Malalaman mo maya, malaman kung gaano karami ang mga tao sa inyong paligid, yung barangay o sa inyong lugar. Una sa number 2, unang video na isasuggest ko. Paano malalaman ng mga tao kung saan ang barbershop nyo? Sa loob ng video yon, kapag napanood mo, maaaring magkapagbigay sa iyo ng maraming karamat pagkatayo ng barbershop. Ang alawang video, paano dumami ang iyong suki sa barbershop. Nandun sa mga video yun ang mga paraan paano dumami ang iyong mga suki, basta maraming paraan. Ika-3, kailan ako magkaroon ng sariling barbershop. Ika-4, may sasuggest kong video paano magkano ang kuna ng barbershop business. Bonus tips ko na lang, number 5, ano magsimula magupit. Panoorin mo na lang. Kaya maghandang ka ng listahan para sa mga video na sinasabi ko, para mapanood mo lahat yung mga video na magagamit mo para sa mga tayo mo ng barbershop, saan ka magtatayo. So yun lang. Ika-3, populasyon. Katropa,
Saan hindi tayo pwede magtayo sa malapit sa ating lugar o malapit sa ating lugar kasi gusto tayong umalis, gusto tayong pumunta sa ibang lugar. Kaya ito ang makatulong sa iyo. Una, kung bakit populasyon. Tingnan mo ang isang lungsod, ilang populasyon ang mayroon doon. Kasi kapag nire-research mo sa Google ang lugar na gusto mong puntahan, may makikita ka doon ilang populasyon ang nandun sa lugar na yon. Titigyan kita ng example. Halimbawa, may 3,000 populasyon sa isang lugar, tapos ikaw lang isang barbero at 1,000 doon na lalaki. Kasi ang lalaki pwede, yun ang magpapagupit sa iyo. Ang 1,000 tao, i-divide mo ng 5 tao, kakagupit ka ng 50 per head bawat araw. Kaya malaking pira na yon kapag yun ang nakukuha mo. Kaya titingnan mo lang ang populasyon kapag pumunta ka sa ibang lugar. Pinakadabis kong suggest sa iyo para magagamit mo kung saan ka magtatayo ng barbershop. Sayang lang pagkatayo mo kapag ka nakagupit. Siyempre marunong ka na magupit, marami kang alam. Kaya nga sinasuggest ko ang maraming video para makadagdag sa iyong alaman kasi magtatayo ka na ng barbershop. Kaapat, area. Bakit area? Kapag gusto mo muna, lugar ka na gusto mong pupahan, ay nakita ka ng lugar. Tapos, pinakamainam, i-research mo ang mga space foreign nandiyan na sa Facebook. Mayroon ang pinupost sa mga Facebook kung research ka sa lugar. Kahit saang lugar, kasi pag nag-research ka ng space foreign, kahit saang lugar lumalabas yon. Kaya pag may nagustuhan ka, kaya mo ang opa. Tapos nakita mo ang populasyon, maganda yon, puntahan mo. Tapos, area na tatayuan mo, pinakauna lungsod sa public market. Kung hindi ka makita, kahit sa barangay na lang, basta marami tao. Kasi ang isang barangay, re-research mo rin ang populasyon nila, ilan sila. Apat na tips, apat na tips. Una, pagawaan o paprika. Halimbawa, pagawaan ng angkong, pagawaan ng dilata. Kahit na anong klaseng pagawaan, na malapit ka sa pagawaan. Ito ang mga sinasabi ko, ito. Kasi ginagawa ko na ito sa buhay ko. Pangalawa, eskwelahan. Hindi ka nakikita kahit saan, mayroon kang makikita ang area malapit sa eskwelahan o sa harap mismo ng eskwelahan, harap ng pagawaan, doon ka. Ikatatlo, tindahan. Yung malapit sa mga tindahan ka, magtayo. Kasi pag nasa malapit ka sa tindahan, marami customer ang tindahan na bumibili o nasa harap ka, makikita ka agad ang barbershop mo pag nandun ka. Kasi ang tindahan, araw-araw nagbubukas, araw-araw may bumibili, araw-araw may tao, posible makikita yung barbershop mo na sa harap o sa gilid. Basta malapit ka lang. Kaapat, gasolinahan. Pero pa nagawa ko na rin ito na malapit sa gasolinahan. Hindi man masyadong nasa harap, pero malapit rin siya sa gasolinahan. Mga paglabas mula sa gasolinahan, paggasolina, tapos paglabas, nakikita yung barbershop mo. Ikalima, highway. Wala kang makita kahit saan. Ang importante, may populasyon ka lang. May tao lang. Kasi tao yung napagkakitaan natin dito eh. Kahit saan tayo, kahit anong negosyo, tao ang napagkakitaan na natin. Kaya kahit saan barangay? Sa highway lang. Kasi sinabi ko kanina, ilang tao ang kailangan mo. Kahit may 1,000 ka lang tao, ikaw lang isa, pwedeng-pwede na yun. Kasi ang mga tao, bawat buwan magpapagupin yan. Basta wag lang sa ilalim, nasa puntong, nasa ilalim, na kumbaga may tindas taas, tapos sa ilalim ka, hindi makikita sa daanan, hindi makikita sa highway. Na sinong dumadaan, hindi, maliban lang sa mga kapitbahay mo. Dahil nasubukan ko na yung nagtayo ako sa ilalim ng daan, sa ilalim, sa plakada, bumugsong ka pa sa ilalim, tapos doon ang barbershop mo. Huwag yung ganun. Kahit gano'ng pagkaganda pwesto mo doon sa ilalim, basta nasa ilalim ka makagupit doon. Siguro, na 1 taon pa, magkapang customer ka or 6 months. Tagal na tagal, minsan wala kang gupit. Zero ka pa. Minsan 2-1. Nasubukan ko na yun. Kaya huwag yung mga ganun. Mara sa highway lang. Mas huwag yung sa mga papasok na mga highway. Basta highway lang. Ito ang bonus tips ko. Kasi magtatayo ka na ng barbershop, mabuti nang malaman mo kung ano ang mga gamit sa barbershop na pwede mong bilhin. May 2 video akong isasuggest sa iyo. Una, ano ang mga kailangan gamit sa barbershop? Part 1 at part 2. Panoorin mo na lang. Kaya yun lang ang lahat ng aking mga sinabi. Sana tuhan mo ang video ko. Video kong ginawa ngayon para sa inyo, para sa iyo. Mag-comment ka lang sa ibaba. Pag may nagustuhan ka o walang nagustuhan, mag-comment ka lang. At mag-subscribe na rin. Like. At hit ang notification bell para lagi kang update sa aking mga bagong video. Salamat! Bye-bye!